Ang taong ito ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng atsara. Ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ay ang pagtataboy ng mga daga. Kumikita siya ng 5 dolyar sa tuwing makapatay siya ng 10 daga. Sa pag-atake ng mga daga, unti-unti siyang umatras na naging resulta ng kanyang pagdulas at nahulog sa isang palanggana ng atsara. Nagkataon sa oras na ito ay nagsara ang pabrika. Sa kasamaang palad, walang nakatuklas na siya ay nahulog sa palanggana. At tulad nito, ang lalaking ito ay binuro sa atsara sa loob ng 100 taon. Sa palagay mo, namatay siya doon? Lumipas ang maraming taon, ang lahat ay nagbago. 100 taon na ang lumipas. Ang eroplanong laruan ng 2 batang ito ay nagkataon na lumipad sa pabrika. Habang hinahanap nila ito, ay hindi sinasadyang binuksan nila ang palanggana. Ang 100 taong lalaki, binuro ay nagising na parang hisang imala. Hindi naman siya nagbago. Nakaharap sa mga mamamahayag at sa wakas ay nagawang kumbinsihin ng mga karamihan sayantista. Subalit, ang taong ito ay hindi magawang ngumiti dahil ang mundong nasa harap niya ay sobrang kakaiba. Lahat ng bagay ay nagbago. Ang kanyang minamahal na asawa ay pumanaw din 80 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking ito, kalaunan, ay nawalan ng kontrol, buti na lang nakatanggap siya ng magandang balita. Natuklasan nila na ang isa sa mga kamag-anak niya ay nabubuhay pa. Siya ang kanyang apo na ngayon ay nasa kaedad niya. Muli silang nagsama, nagyakapan sila ng mahigpit. Nakatingin sa mga skyscraper, ang abala sa trapiko at natagpuan niya ang mga bagay na kakaiba. Nakaharap sa hindi pamilyar na driver ng taxi at balak niya sanang suntukin ito. Nang dinala siya ng apo sa kanyang apartment, ipinakita nito sa kanya ang maraming mga high-tech na aparato. Kamakailan lamang, namangha siya nang makita niya ang nagpapadalisay ng tubig, sapagkat sa kanyang panahon ay napakamahal ng purong tubig. Isinama siya ng apo para maglakad. Binigyan siya ng maraming uri ng pagkain na hindi pa niya nakakain, at nakita niya ang scooter na hindi pa niya nakikita. Tinanong niya ang kanyang apo tungkol sa kanyang trabaho. Ang apo ay nagtatrabaho bilang isang freelance app developer. At kasalukuyan, bumubuo ng kanyang sariling app na pinangalanan BoopBap, isang serbisyo para suriin ang mga datos ng mga kumpanya kapag bumibili ng kanilang mga produkto. Nang tiningnan niya ang mga larawan sa dingding, tinanong niya ito kung bakit walang anuman larawan ang kanilang pamilya. Ang apo ay kumuha ng isang album at ipinakilala sa kanya ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. Bukod sa asawa niya, wala siyang kilala sa kanila. Sa oras na ito, nais niyang bisitahin ang kanyang asawa. Ngunit, nang siya ay dumating sa sementeryo, siya ay labis na nabigla dahil naging isang itong tambakan ng basura. Samantala, bumagsak ang ilang maruming bagay sa libingan ng namatay na asawa. Agad niya itong nilapitan at nilinis at saka umiyak. Ang dalawa ay nakatayo sa harap ng mga libingan at nagbigay respeto sa kanilang namatay na mga kamag-anak. Sa sandaling ito, isang truck ang dumating upang ilagay ang billboard. Galit na galit ang lolo at sinugod niya ang mga manggagawa sa konstruksyon na humantong sa pag-aresto sa kanya at sa apo. Nakapagpiyansa sila ng apo at nakalabas ng kulungan. Sa kanilang pag-uwi, nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa mga libangan ng kanilang pamilya. Ngunit, hindi nagkasundo ang dalawa. Inakala ng lolo na ang kanyang apo ay walang pakialam sa kanilang pamilya na ikinainis nito sa kanya. Sa huli, naghiwalay silang dalawa. Nagpasya ang lolo na gumawa ng isang negosyo ng atsara upang maibaba ang billboard sa sementeryo. Nais niyang gawin ang pinakamasarap na atsara sa pinakamadaling paraan. Ang lalaking ito ay binuro sa isang palanggan sa loob ng 100 taon. Upang mapatunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang apo, ay nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang atsara. Ngunit, siya ang taong walang pera na hindi kayang bumili ng isang pipino. Sa makatuwid, makakahanap lamang siya sa mga basurahan ng mga tira-tira. Sa wakas, nagawa niyang makahanap ng 2 pakete ng mga pipino at ilan mga itinapon na bahagi upang makagawa ng isang maliit na kariton. Pagkatapos ay kinulaktan niya ang ilang itinapon na bote. Hinugasan niya ito at nagsimulang gumawa ng kanyang mga atsara. Inilagay niya ang mga pipino at asin sa mga bote at hinintay ang ulan upang punan ang mga bote. Tulad ng kanyang inaasahan, ang kanyang mga atsara ay mabilis na naibenta. Ang kanyang negosyo ay naging malaking tagumpay sa social media.
Maraming mamamahayag ang kinapanayam ang lolo na sobrang nagselos ang apo. Ang lolo na naging sanhi ng kanyang pagka-aresto ay sinabi ngayon sa mundo na siya ay bobo, kaya't hindi niya ito mapapatawad. Iniulat nito ang isang krimen, mabilis na dumating ang mga opisyal at pinatigil ang lolo sa kanyang negosyo. Kinumpiskan ng mga ito ang kanyang mga atsara. Sinisingil din siya ng 12,000 dolyar. Sinimulan ng mga tao na punahin at ayawan ang kanyang mga atsara. Nasiyahan ang apo matapos marinig ang lahat. Isang araw, dumating ang mga dating customer ng lolo at binigyan siya ng ilang payo. Sinabi nila na maghanap ng isang pangkat ng mga intern na hindi nagpapabayad, sapagkat ang kailangan lamang nila ay ang karanasan sa trabaho. Sa kanyang patnubay na inilaan, ang mga atsara ay naging mas tanyag. Ang masarap niyang atsara ay maibebenta muli sa merkado. Usang ipinakilala ng mga intern ang mga atsara sa kalye na tumulong sa kanila na makilala at patanggap ulit. Nagawang kumita ng lolo ng sapat na pera upang mabago ang sementeryo at alisin ang billboard. Nang makita ng apo ang maraming balita tungkol sa atsara ng kanyang lolo at ang mga namumuhunan, ay mas higit pa siyang nainggit dito. Ang lalaking ito ay nanatili sa isang palanggana ng atsara sa loob ng 100 taon. Ngunit ang kanyang kakayahan ay malawak pa rin kinikilala. Nakatanggap din siya ng mga alok na magtataguyod ng isang kumpanya. Bumalik siya sa apartment ng kanyang apo, ngunit ang kanyang apo ay inis na inis. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang Twitter, isang tanyag na social network sa kanya. Ngunit sinabi ng apo, "Pasensya na, nagkamali ako dahil masyadong matanda ka sa social network." Galit na galit ang lolo nang marinig iyon. Subalit may kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng apo. Umalis ang lolo sa apartment at pumunta sa isa sa kanyang mga intern. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang itweet ang kanyang mga saloobin sa Twitter. Alalang-alala ang intern, ngunit kailangan niya pa rin makinig sa kanyang amo. Kinaumagahan, nang siya ay nagising, maraming tao ang nagdemonstrate sa labas. Tama ang kanyang mga controversial na tweet ay umakit ng batikos. Pati ang intern ay sumali na sa karamihan. Maraming mga mamamahayag ang dumating upang kapanayim siya. Ang buong mundo ay tinatalakay ang tama at mali ng kanyang pahayag. Ngunit hindi inaasahan na mas sumikat pa siya. Sa press conference, ang apo ay nagpanggap ng isang mamamahayag at itinanong ang kanyang mga saloobin sa Kristiyanismo. Dahil alam niyang magbibigay ng napakasamang sagot ang kanyang lolo, tulad ng inaasahan, ang lolo ay hinamak ng publiko. Maraming tao ang nagsagawa ng malaking demonstrasyon. Ang mas masahol pa ay hinihiling nila na mawala ang kanyang pagkatao. Pumasok ang lolo sa apartment ng kanyang apo at nakiusap sa kanya na tulungan siyang makarating sa hangganan ng Canada. Pagkatapos, sinimulan nila ang paglalakbay sa Canada. Habang sila ay naglalakad sa kakahuyan, ang apo ay nahulog at nasugatan. Ngunit maingat na ginamot ng lolo ang kanyang sugat. Sumapit ang gabi at nag-snow. Nagyakapan sila upang magpainit. Lahat ng nangyari sa kanila ay napagtanto ng apo ang kanyang mga pagkakamali. Inamin niya na gumawa siya ng masama sa kanyang lolo. Matapos marinig ay nagalit ang lolo at sinuntok ang mukha ng apo. Pagkatapos ay isinuot niya ang damit ng kanyang apo at inahit ang kanyang balbas. Ang nahimatay na apo ay natagpuan ng pulisya. Nilito sila ng kanyang lolo at pagkatapos ay dinala siya sa matandang nayon kung saan nakatira ang kanyang lolo. Bumalik ang lolo sa apartment ng kanyang apo. Nang buksan niya ang mga album, isang larawan ang nahulog na tumawag sa kanyang pansin. Napagtanto niya na siya ay mali. Sa katunayan, sinubukan ng husto ng apo upang ipagmalaki siya ng kanyang pamilya. Pagdating ng apo sa matandang bahay, kakaiba ito sa kanya. Pinagsisihan niyang gumawa ng masama sa kanyang lolo. Kahit gaano pa siya kahirap, siya pa rin ang kanyang pamilya. Sa oras na ito, dumating din ang lolo sa kanyang dating lugar kung saan natagpuan niya ang apo at nagpahayag kung ano ang nasa isip niya at inayos ang hindi pagkakaunawaan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang apo. Ilang sandaling pag-uusap, ang dalawa ay desididong gumawa ng kanilang pasisikating atsara at nagkatinginan sila at masayang ngumiti. Napagpasyahan nila magsimula ulit at magkasama silang bumuo ng isang pagbebenta ng pickles sa website. Sa pelikulang ito, kahit pa gaano kahirap, bigyan natin halaga ang ating pamilya. Bigyan respeto ang ating mga magulang at ang ating mga lolo
dahil sila ang ating pamilya. Maraming salamat po sa panonood. Ako po si Sean Brice. Hanggang sa muli.